Magandang araw mga kapistok. Papunta ako kami ngayon sa aming tangkal-tangkal. Titignan namin baka may mga isda na doon. Ang ganyan, hilingan nyo. Meron, grasya. Ayan guys, may gusaw. Ang takoy. May maibibenta kami ngayon. Gusaw. Huwag magurugisi, ano? Hindi naman siya ganun karaming gusaw. At least, kahit paano, may grasya ngayon. Ito na, ipon na sa gitna, oh. Sako ang sisidlan. Very good. Gracias guys. Yung mga pisto ko gisaw. Sakto yan mamaya sa ano, palapala. Ako para madaling ibaba. Ayan. Meron pa dun. Nakakuagin sa akong ano. Nanaga. Ano ba 'yung buwan mo? Yan 'yung buwan. Lagi sa mga 'yan. Nan. Ayos. Uy, may tikir. Ayos. Tapos nang kunin 'yung isda. Pagkatapos na ito, ibababa na namin 'yung lambat. Baka bukas babalik kami para tignan ulit kalating sako mga pisto ko. Mga 15 to 20 kilos yata yan, so ibababa na namin yung lambat para bukas may iaangat na naman kami. Binababa yung lambat sa pamamagitan din ng lubid. Kumbaga mayroong tagaangat ng lambat na lubid, mayroon din tagababa. Ito yung malaking lubid, ito yung pangangat. Ito naman yung maliit, number 14. Ito naman yung pangbaba. Pangalawang araw na paghatak namin dito mga pistok ng lambat. Try lang kung baka mayroon ulit. Wala. Wala mga kapistok kasi walang ano, tumatalon. Pahinga na naman kami nito mga ilang araw. Saka na ulit kami babalik. Mga pistok, nandito ulit kami sa aming ano, tangkal-tangkal. At nag-angat na kami kanina ng ano, ang lambat dito. Ito yung nakuha namin, halos na mapuno yung isang sako, guys. Dami.
ganda ng biyaya namin yun. Yan, dami mga fishstock, mga nasa 50 kilos to. Kung kasi nung nakaraan, nung huling hatak namin dito, nasa 25 kilos yung dinala namin sa Palapala. Pero ano yung kasi yun, umaga time, na sakto yun sa oras ng bukas ng Palapala, yung bagsakan ng isda. Pero ngayon yung oras, alas 6 na ng hapon. So ang gagawin namin dyan ay lalagyan ng yelo para ipagpapabukas din namin ibibenta yan sa Palapala ulit. After 1 week nung nagangat kami dito ng lambat. So ayun, marami kaming huli sa ngayon. Mga 50 kilos guys. Pero nandito pa rin kami kasi nag-aabang pa kami kasi may mga isda pa sa labas. Alam namin pag may isda pa sa labas kasi minsan nakikita namin. Pero kung hindi sila papasok ngayon, maya-maya uuwi na rin kami. Hindi na namin nahatakin yung lambat. Sayang hindi ko na kunan kanina yung pag-angat namin ng lambat. Hindi ko na videohan kasi dalawa lang kami ngayon ng kapatid ko. Nakaka-video ako ng maayos pag tatlo kami. Kasi yung nag-ooperate nito, dalawang tao. So hindi rin maganda ang kuha pagka nilagay ko lang dyan yung camera. Oras ngayon ay alas 6:15 na mga kapistok. Nag-decide na kami ng kapatid ko na umuwi na lang kami kasi padilim na. Mukhang hindi na pumasok yung mga isda pero nandyan sa labas nakikita namin. Although medyo maliwanag pa naman pero alanganin na. So hanggang dito na lang yung video ngayon guys. Maraming salamat sa panonood. Magandang umaga mga kapistok. Nandito ulit kami sa aming tangkal-tangkal. Kanina nakapunta na kami dito. Inangat na namin yung lambat. Pero hindi ko dala yung ano, mga kapistok, yung cellphone camera namin. Kaya hindi ko na-videoan ng inangat to. Naghatid na kami sa Palapala ng mga estimate ko mga 150 kilos. So binalikan namin dito yung mga natira. Kukunin namin ngayon. At marami tayong mga kasama dito ngayon. Ayaw na ang sablo. Ayun mga pistok yung bisaw. Bali ano na yun eh, yung mga nadala namin doon, mga 150 kilos. Limang banyera yun. Lima or anim. Kukunin namin to. Atid namin doon sa nagtutuyo. Binibilad. Galing nga, Anay Boy. Goy to ang Anay Goy. Galing Goy. Binaba muna namin ng konti kanina para hindi mamatay yung isda. Sayang kanina mga kapistok, hindi ko na videohan nung inangat namin. Nung maraming ano, marami yung nakawala pero napakaraming laman. Magigit 200 kilos kabuuan. Banda tuloy ba? Ayun mga kapista ko. Unang tikpaw. Ayan mga kapista. Sa ganda ngayon, malalaki yung bisaw. Baka ano namin to, estimate mga abot ng 100 kilos to. Legit. Yung natira dito. Lapit-lapit 300 kilos lahat siguro. Yung huli namin ngayon.
Okay. Per kilo yung ano yung tawad nila nung nagtutuyo gumagawa ng tuyo. Marami pa pala mga fish to. 150 din siguro to. Abot ng 300 kilos. Nakalimutan ko magdala ng camera kasi kanina kaya hindi ko napakita nung inangat namin yung lumbat. Daming nakawala mga pistok pero maraming nahuli. May mga kasamang ano banggit. Marami pa mga pistok. Itong kinarga namin lahat-lahat pati yung kanina puno yung isang bangka namin. Apaw pa siguro. Anim na banyera yun. Ayan, konti na lang.
Ha? Ganun ka na iwan mo pa na sa karon. Sangit. Are yang na eh? Oo. Oh, ito yung pangalawang balik namin. Dito kami sa paggawaan ng tuyo ngayon, mga fish to. Ito yung bumili. Ito yung mga tuyo na binila din niya. Ayan, mas kalupang yata. Kalupang pa, kumpon!